Kumarap nga sa Department of Labor and Employment o DOLE ang tatlo pang bagong testigo umano sa sex for flight scheme sa Saudi Arabia. Pero hirap naman ang DOLE na imbestigahan ang kaso nila dahil ayaw raw nilang maghain ng formal na reklamo. Narito ang report. Nakausap na ni Labor Secretary Rosalinda Baldos ang tatlong bagong testigo na inilapit ni Representative Walden Bello kaugnay ng sex for flight issue. Taga Damam at Alcubar sa Saudi Arabia ang tatlong OFW. Pero ni isa sa kanila ayaw raw magreklamo o maghain man lang ng sinumpaang salaysay. They are not coming with statements, with written complaints or statements. So that's why ang magiging basis yung press release ni Congressman Bello, and if they are not ready to come forward, then that will weaken the case. Kaya ang DOLE, masama ang loob sa mga nag-uudyok sa kanila na tanggalin na raw sa pwesto ang mga inireklamong labor officials sa Middle East. Paano raw nila ito gagawin kung wala pa namang matibay na ebidensya? May condemnation na agad eh. Hinihingi na yung kailangan sila tanggalin na sa position, kailangan i-convict na sila. Kami nga ang naghahanap ng complainant. Isang side pa lang ang naririnig natin, and we keep on reminding that there is such a thing as due process. Noong nakaraang mga linggo, ibinulgar ni Akbayan Representative Walden Bello na ilang labor at DFA officials ang sangkot umano sa sex for flight scheme sa Jordan, Kuwait at Syria. Pero hanggang ngayon, wala ni isang OFW ang lumalantad para patutuhanan ng mga paratang. May tatlong naunang OFW na naghain ng reklamo na sa DOLE. Pero si Labor Attaché Antonio Villafuerte ng Saudi Arabia ang kanilang inirereklamo. Sa kabila ng mga balakid, desidido ang DOLE na alamin ang katotohanan sa likod ng isyong ito. Nasa Kuwait na ngayon ang kanilang fact-finding team at babiyahin na patungong Riyadh at Jordan. Bago raw matapos ang Hulyo, may resolusyon na sa kaso. Samantala, magde-deploy ang DOLE ng 14 na welfare at labor officers sa Saudi Arabia, Jordan at Kuwait. Karamihan sa mga bagong labor officers, mga babae. Magiging mas mahigpit na rin daw sila sa pagbabantay sa mga operasyon ng shelter sa Middle East para matiyak na walang OFW na mabibiktima ng sinumang opisyal. The cases that are being handled, the wards that are being kept in the center, the status of their cases, and there would be online reporting and monitoring already.